Yan. Oh, what's up guys? Welcome back to my channel. Hindi muna, mother. Yan. Narinig nyo ba? Dito tayo guys, medyo nawala yung boses ko doon. Welcome back, Kalime Onay. Commander, bati ka na. Nakahiga si Commander at nagpa kayo. Tapos loko na naman yan. Hindi ah. Yeah. Naka-record na yan. Pwede, pwede na yan. Bati ka, pati mo na ating mga viewers. Hey. Nakaba? Yeah. Medyo masaya lang to si Commander. Konting-kunting lang eh. Nagagalit agad. So, ayan. Welcome back, Kalime Onay po. Guys, hindi po tayo magre-review ng coins ngayon. Magbibigay tayo ng mga tips. Mga ilang tips. Lalong-lalo na sa mga coin collector dyan. Yung mga nagsisimula pa lang na din nakagaya ko, no? Kanina, nagmasa-basa ako. Para meron ako ma-share sa inyo kahit papaano. Pero bago tayong patuloy, kung bago ko pa lang sa ating channel, subscribe and hit the notification bell para palagi kayong updated at siyempre mag-join po kayo sa ating membership. Okay guys, unang tips, no? Hindi mo naman kasi kailangang maging mayaman, no? Para maging isang coin collector, especially nandito lang naman tayo sa ating bansa, sa Pilipinas. So, unang tips niyan, magsimula kayo ng payak, simple. Kung wala naman tayong masyadong pera, pwede po tayong mag-collect yung series na alam natin na gustong muna natin i-collect. Kagaya ng halimbawa, yung piso, yung series ng piso, di ba may mga hard to find dyan. Kaya-kaya naman natin buuin yan eh, no, dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa kasi, yung mga, especially sa USA, kadalasan kasi sila dyan. Pag nagsimula sila ng pang-collection, talagang ginagastosan nila yan. Ba, talaga meron silang puhunan diyan, no? Kaya nga dito sa atin, simple tao lang tayo, wala naman tayo masyadong pera. Magsimula nang payak at simple, 'di ba? So may mga paraan naman diyan para makakuha tayo ng coins o yung series na gusto nating buuin. So ayun ang unang tips. Okay, pangalawang tips tayo. Ikaw ba mayroon ka pang sasabihin? Wala, baka naka wala. So, okay lang naman yan. Walang gustong sabihin si AJB kasi isa na paglaan ko rin ako kaya isa gusto ko siyang papagsalitayin. Wala rin masabi di. Tayo na lang. So, pangalawang tips. Kolektahin natin. Siyempre, yung gusto natin kolektahin. Ano. Wala naman pwedeng magdikta sa atin. Wala naman pwedeng magsabi na ito yung kolektahin mo, ito lang dapat ang kolektahin mo. Diba? Pag nagsimula kayo as a collector, beginner. Pangalawang tip ko yan, yun na nga. Kolektahin nyo yung gusto ninyo na yung kayo ang magdidikta sa inyong sarili. Yung alam ninyo na sa palagay ninyo o yung madali nyo makukuha. At pagdating ng panahon, yung magkakaroon siya ng value at inyo pong mapapakinabangan. Like for example, siyempre yung mga commemorative. Maganda mag-collect ng mga commemorative. May mga series yan. Kasi dito sa Pilipinas, di ba, yung mga commemorative. Yung ibang big time collector, hindi nila masyadong pinahalaga niyan. Hindi ko lang alam kung bakit. Siguro yun yung mga collectors na alam nila na pag kinulik nila yun, tapos hindi naman nila maibibenta. So, kadalasan kasi parang negosyo yun. No? Pero para sa akin, kung magsisimula ka nga lang, collect what you want. Collect what you like. Kung ano yung gusto mo. So, ayun ang pangalawang tip natin dyan. Tapos pangatlo, no, nagsulat lang naman ako rito ng ilan para mayroon akong guide. Handle coins carefully and store them properly. So, ayan, napakadali lang ipaliwanag dyan. Diba? Handle coins carefully. Marami pong mabibilihan dyan online kung meron na kayong mga na-collect ng coins dyan. Dapat kasi mapangalagaan natin yan. So, ito kasi yung mga coins. Iba sa atin iniisip. Metal yan eh. Sa kabila ng kanyang pagiging metal, iniisip natin na matibay, tumatagal ng panahon. Mali po yun. Ito pong coins kasi yung surface niyan, nagre-react po yan depende sa kapaligiran natin or kung saan mo siya nilagay. Diba? So, halimbawa, ilagay mo siya tulad ng mga album.
hindi pala ganun kaganda na dapat eh. Ina-album natin sila kasi plastic yung di ba yung page niya plastic. Kapag nag-moist yan at pinawisan, pwede magkaroon ng chemical reaction doon sa coil. So, makaka-apekto yun sa kondisyon ng coil. So, mas maganda yung parang mga PVC. Yung merong space, yung maluwag. No? So, kasi, tapos eh, kung hahawakan natin ang bariya, kung hindi natin maiwasan ang gusto nating hawakan yan, huwag natin hawakan yung surface niya. Pwede natin siya hawakan sa edge niya, yung ganyan lang siya. Diba? Wala kasing example dito. Pero, yun ang ibig ko sabihin doon. Ano? Huwag natin laging hahawakan yung pinaka-surface ng mga bariya. Mapunta naman tayo sa pang-apat na tips. Alam nyo guys, ang pagko-collect ng coins, lalo-lalo na dito sa Pilipinas, eh, no? Yung iba kasi dyan, masyado nagmamadali sa pagko-collect. Gusto nila makuha agad yung mga inaakala nila o yung alam nila na talagang malaki na ang value. Para sa akin kasi, hindi naman po yan karera. No? Hindi po karera ang pagkukulit ng coins. Kasi pwede kang magkamali dyan. Eh. Halimbawa, sabihin natin, mayamang ka, meron kang pera. At meron ka ng puhunan. At may nagustuhan kang bilihin na coins na maganda ang value. So, pinastusan mo ito. Tapos, malaman-laman mo na hindi naman pala ganun talaga ang presyo. Ano? So, ang nangyari, gumastos ka, lugi ka pa. Diba? So, sayang. So, dapat, bago tayo kumuha, o bumili, mag-purchase ng mga coins na gusto natin i-collect. Dapat aralin muna natin, di ba? Andiyan ang internet, napakadali na po ngayon. Andiyan ang Google, pwede tayo mag-search about sa bariya. Tatype lang naman natin yan, lalabas yan. Pag-aralan natin, kasi nga, andiyan sa mga coins, nakasulat na sa mga bariya ang kasaysayan ng kasaysayan, di ba? So yun guys, ang madaling sabi, huwag po tayo magmamadali sa pagkukulik, lalo-lalo na kung tayo ay bibili ng coin na gusto natin kulik-kulik-tahin. Pag-aralan po muna natin mabuti. Yun po ang pang-apat na tip. So, pang-lima, no? Sabi dito, buy the book daw eh. No? Sa ibang bansa guys, USA, meron kasi silang yung mga collectors doon, yung mga guide dyan, merong nabibili na mga magazine, maraming nabibili mga libro about sa mga coins. Andiyan, nakapaloob dyan yung mga kasaysayan ng bariya kung bakit nagmamahal ito pagdating ng panahon. Diba? Kasi depende kasi yan eh sa bariya, yung rarity niya. Agad ka nandiyan naman dito sa atin, no, sa Pilipinas. Pero para sa akin, ang pinakamaganda dyan, huwag na tayong bumili ng libro. Maliban lang kung meron ka extra dyan. Mag-search na lang tayo sa internet at marami tayong malalaman sa pagkukulik ng pera. No? Kaya katulad nakalagay dito, magazine and websites. Diba? Yun ang sabi ko. No? Pwede kayo bumili niyan. Websites. Marami po tayong mapupuntahang website dyan. Kung gusto po natin, yun na nga, meron tayong hahanapin bariya, hahanapin na history, political, diba? Tungkol sa mga bariya na gusto natin i-collect, no? Tapos sa pampito dyan, hindi, pang ilan na ba? So, dagdag ko na lang to, no? Join a coin club. Ayan. Isa yan, marami po dito sa Pilipinas sa mga club, mga coin collectors club. Kasi mas madadagdagan yung ating kaalaman, eh. Mahirap kasi kung tayo lang sa sarili lang natin, magtatanong-tanong lang tayo. Hindi natin makukuha lahat ng impormasyon or hindi madalagdagan yung ating knowledge about sa mga bariya katulad dito sa atin. Ang alam lang natin, di ba, yung bariya, yung iba hindi na natin alam, yung mga lumang pera, yung mga USPI na coins, marami pa tayo hindi nalalaman dyan. Di ba? Yung mga iba't ibang series ng bariya dito sa Pilipinas. Ako nga, hindi ko pa po alam yan. Yun po ang matutuhanan niya. Kaya, unti-unti, nag-i-internet ako, nagbabasa-basa ako, para nang sa ganun, madagdagan yung aking kaalaman kung anong mga coins ang mga dapat natin kolektahin. At pagdating ng panahon, magkakaroon ng malaking value. At doon, siyempre, mapapakinabangan natin yan. At isa lang din sa kagandahan sa pagiging coin collector. Itong libangan na to,
sabi ko nga doon sa una kong content to, sa isang yung dalawa rin kami commander doon, di ba? Noong unang panahon, libangan ito ng mga hari. Yung mayayaman na tao lang, pero nga dito sa Pilipinas, kahit hindi ka mayaman, pwede mo na itong simulan, di ba? So, ayun. Okay guys, no? So yun lang naman yung mga gusto kong ibigay na tip sa inyo bilang isang coin collector, small time coin collector, as a beginner, yun lang naman natin na dapat nating tandaan muna, ano ba yan, lagi tayo nabubunod. Yun lang muna ang ating dapat tandaan, no? So sana nakadagdag ulit ng konting informasyon sa mga viewers ko dyan, mga solid viewers. At yung mga members ko, maraming salamat po sa inyo. At nandiyan pa rin kayo at sinik ko kanina. Pero nabawasan. So, okay lang yan. At, alam ko, mayroon pa rin naman mag-jo-join dyan sa ating membership. At syempre, sa mga bago dyan, kung bago ko pala sa ating channel, guys, subscribe and hit the notification bell para palagi kayong updated kapag meron tayong content. So, until next time po. Maraming salamat pong muli sa inyo, guys. God bless you all. Peace out. Thank you.